Malakas na ekonomiya, mga infrastruktura at pakikipaglaban sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Ilan lang yan sa mga kontribusyon sa bansa ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Magbalik tanaw tayo sa halos dalawang dekada niyang paglilingkod sa bayan. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Kayo ang boss ko. Kaya't hindi maaaring hindi ako makinig sa mga utos ninyo. Ang mga salitang ito ang tumatak sa maraming Pilipino kapag binanggit ang pangalang Noynoy Aquino. Bit-bit ang legacy ng kanyang mga magulang. Naluklok si Benigno Simeon Cojuangco Aquino III bilang 15th pangulo ng Pilipinas. Isang taon yan, pagkatapos pumanaw sa colon cancer ang kanyang ina na si dating Pangulong Cory Aquino. Tila naging tiket naman niya yan sa kanyang kandidatura. Hindi naging madali ang pagtahak ni Noynoy sa mundo ng politika. Taong 1998 hanggang 2007, naglingkod siya bilang congressman ng Tarlac. November 2004, naging Deputy House Speaker ng Luzon si Noynoy. Pero nagbitiw rin para tumayong leader ng Liberal Party na nananawagan sa pagbibitiw ni Noy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo dahil sa Hello Garcia scandal. Hanggang sa noong May 2007, kumandidato at nanalong senador si Noynoy. Siya ang naging chairman ng Senate Committee on Local Government at vice chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Hanggang sa noong 2009, pumanaw si dating Pangulong Cory. At ang anak niyang si Noynoy, na wala talagang planong tumakbong pangulo, tumugon sa panawagan ng sambayanan na sundan ng yapak ng kanyang ina. Huwag na natin itago, di tayo susuko. Si Benigno Aquino III, tutuparin ko ng buong katapatan. At sigasig ang aking mga tungkulin. At sigasig ang aking mga tungkulin. Bilang Pangulo ng Pilipinas. Bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa ipinangako niyang tuwid na daan, kumapit ang taong bayan sa pag-asang mawakasan na ang katiwalian sa pamahalaan. Walang lamangan, walang padrino at walang pagnanakaw. Walang wangwang, walang counterflow, walang tong. Panahon na upang tayo ay muling magkawang gawa. Kung walang korap, walang mahirap. Sa ilalim ng Administrasyong Aquino, napakulong sina Senador Bong Revilla, Jinggoy Estrada at Juan Ponce Enrile dahil sa pork barrel scam. Nakulong din si dating Pangulong Arroyo at na-impeach si dating Chief Justice Renato Corona. Bukod sa paglaban sa korupsyon, may isa pang ipinangako si Pinoy. Unti-unti din nating babawasan ang makakulangan sa infrastruktura para sa transportasyon, turismo at pangangalakal. Mula ngayon, hindi na pwede ang pwede na. Pagdating sa mga kalye, tulay at gusali, dahil magiging responsibilidad ng mga kontratista ang panatilihing nasa mabuting kalagayan ang mga proyekto nila. Proyekto ng Administrasyong Aquino na naipasa na lang sa Duterte Administration ang NAIA Expressway Phase 2, NLEX Harbor Link, C5 South Link Expressway, LRT Line 2 East Extension Project mula Santolan hanggang Antipolo at ang MRT Line 7. Pinalakas din ni Pinoy ang ekonomiya ng Pilipinas. Noong 2013, umalagwa sa 7.2% ang gross domestic product ng bansa, kaya Pilipinas ang naging second fastest growing economy sa Asia. Isa rin sa maituturing na pinakamalaking legacy ni Pinoy, ang pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitral ruling laban sa China kaugnay sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Pero ang 6 na taong panunungkulan ni Pinoy, nabalot din ng kaliwat ka ng trahedya. Kauupo pa lang niya bilang Pangulo, August 2010. Binulaga agad siya ng hostage crisis sa Luneta na ikinamatay ng 8 turista. Sunod na dagok ang bagyong Yolanda noong 2013. Hindi rin malilimutan ang madugong mamasapan o encounter na ikinasawi ng SAF-44. At matatapos na nga lang ang kanyang termino, humabol pa ang Kidapawan Massacre. Dahil sa mga kontrobersyang yan,
Patong-patong na kaso ang hinarap ng dating Pangulo. Kabilang na rin dyan ang kontrobersya sa DAP o ang Disbursement Acceleration Program. At kahit wala na sa Malacanang, humarap sa pagdinig ng Senado noong 2017 si Aquino kaugnay naman sa issue ng bakuna kontra dengue na dengvac siya. Pagkatapos nito, naging mailap na siya sa publiko at di na bumalik sa politika. Namuhay si Noynoy bilang isang private citizen sa kanyang matandang bahay sa Times Street sa Quezon City matapos ang halos dalawang dekada niyang paglilingkod sa bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.